Hello YouTube, Vikings here and welcome back for another YouTube video. So for today's video guys, talakayin lang natin yung bagong NFT game na may play to earn and under po siya ng isang malaking company na sumisikat na din po sa NFT and ngayon po nasa play to earn na po sila. So bago natin yan check, disclaimer muna tayo. This channel does not condone any legal activities or scheme. Everything that I post here is only meant to educate and inform the viewers about the different website, page, games, or application with money-making potential. However, there is no guarantee that you will earn money from following my pursuit, or that my experience will be the same as yours. And since I'm not an expert in this field, do not forget to research further and invest at your own risk. Alpies NFT. So ano nga ba si Alpies NFT? Si Alpies ay isang hand-drawn limited edition na merong 10,000 piece of NFT collection. Ito po ay may 2 parts, isang BSC and isang Ethereum. So parehas po silang tradable sa OpenSea and sa other market. So ito po yung site ni Alpies. And meron din po itong play to earn. So mamaya yan, check natin. And dito po makikita natin meron po tayong The Dauntless and isang The Dreamers. So umpisahan po natin to sa The Dauntless. Sa Dauntless, meron tayong limited edition na 5,000 Dark Team Alpies NFT na mabibili natin gamit ang Binance Smart Chain natin. Ang floor price niya nasa 1 BNB or nasa 24,000 PHP yan. So, nakadepende po yan kung tataas yung BNB or bababa. Pero as of now, 24,000 plus po siya. And magagamit natin tong Alpies NFT natin sa upcoming Play Turn game na re-release by 2022. Mabibili na natin si Dauntless Collection sa Tuesday, October 19, 10 PM. And ang next naman natin is itong The Dreamers. And sa Dreamers naman halos same lang siya. Meron din tayo ditong limited edition na 5,000 Light Team Alpies NFT. Pero ito mabibili natin sa Ethereum. Yung starting price niya is wala pa. Pero mas mataas daw yung value nito kaysa dun sa may Dauntless natin. And magagamit din natin tong Light Team Alpies sa Play to Earn game. And the Dreamers Collection will go on sale on Wednesday, October 27 at 10 PM. And para malaro natin tong Alpies, kailangan natin ng at least 3 Alpies NFT. And these NFT avatars will be randomly generated from 200 plus unique hand draw features when 3 rarities. Ito yung common, rare, and epic. Pag mas mataas yung rarity na makukuha natin, mas mataas din yung bibigay niyang stats in-game. So ano nga ba yung makukuha natin dito kung sakaling sumali tayo or bumili tayo sa limited edition collection? So ito yung mga exclusive benefits na maaari nating makuha. First, pre-sale allocation of future Alpaca game project token. Second, 50% higher max leverage on Alpaca Finance. Future NFT airdrops and giveaway, beta access sa Alpaca game, higher game stats, exclusive pre-game items, high quality NFT breeding, access sa exclusive Discord nila, and exclusive access to Alpaca physical merch. And yun, napakadaming information agad na pumasok sa atin. And siguro hinga-hinga muna tayo yan, hinga lang tayo. And pasok muna natin lahat sa utak natin kasi napaka-compact ng site niya guys eh. Kumbaga nandito na lahat, wala siya masyadong kiklik na iba, kumbaga yun na, nandun na lahat ng information. And yun guys, mapapansin nyo dito sa may baba ng Alpies natin, may nakalagay na buy Alpaca Finance. Hindi ko sure kung dapat pa natin pakita si Alpaca kasi ibang ano na siya. Company kasi ito si Alpaca guys eh. Pero para lang makita din natin kung legit ba yung company na may hawak kay Alpies, siguro bisitahin na din natin yung white paper niya. And tignan natin kung paano tayo kikita sa Alpaca site. So dito sa white paper niya, introduction lang natin kay Alpaca. Si Alpaca Finance ay isa sa pinakamalaking lending protocol or pautangan na allowing leverage yield farming on Binance Smart Chain. So, para makapag-participate tayo kay Alpaca Finance, meron tayong tatlong way. First, lender or yung nagpapahiram. Dito, pwede mong pasok yung pera mo sa lending vault na hihiramin naman ng ibang tao. At kikita ka naman dun. Second, yung yield farmer o yung magsasaka natin.
Dito, pwede kang humiram sa mga lender natin para makapag-start kang buksan ng iyong leverage farming at paramihin ng iyong 6 na APR. So, hanggang 6 times yan, pero nakadepende yan. Mas marami yung ina-6 mo or mas mataas yung gusto mong APR, syempre may risk yan. So, kung mas mababa, mas okay. And syempre din, magbabayad ka ng interest sa iniraman mo o yung lender natin. So, dun kumikita yung lender natin. And last, yung liquidator. And ito naman yung nagmo-monitor ng health, ng leverage position. And sinisigurado niya na hindi mawawala ng kapital yung lender natin o yung nagpapahiram. And yun, ayun yung mga basic natin dapat malaman. Pero check natin tong chart na to. So ito yung chart natin guys. Makikita nyo dito, nandito si Alice, si Bob, pati si Erin. Yan, itong tatlong to. So umpisahan natin to sa ating lender o yung nagpapahiram na si Alice. Si Alice, nag-deposit siya ng BNB niya papuntang lending vault. Ngayon may pera na dito sa lending vault. Magiging available na po yung borrow niya. And si Bob po, siya naman yung yield farmer natin, yung magsasaka natin. So gusto ni Bob mag-open ng leverage yield farming position. And dahil wala po siyang pera, humiram po siya ng pera sa BNB vault natin. Yan. And kikita naman si Bob sa pagpa-farm niya. Pero kikita din naman si Alice kasi nagbabayad ng interest si Bob. And hindi lang po yun, si Alice po kikita din po sa kanyang interest burning asset representing her share of BNB. And si Erin naman po, siya naman po yung sumusubaybay sa lagay ng bawat leverage position. At kapag tumataas sa hindi tinalagang parameters, si Erin po yung tumutulong sa pag-liquidate ng position na sinisigurado niyang yung lender tulad ni Alice ay hindi mawawala ng kapital. And para sa servisyong ito, makakatanggap po si Erin ng 5% mula sa liquidated na position. And para ma-check nyo din yung white paper niya and ma-validate nyo din po si Alpies and si Alpaca Finance, lalagay ko na lang po yung link sa description ng mga kailangan na link nyo. And yun, siguro hanggang dito na lang tayo kasi medyo ano din siya, medyo ang dami ding information niya kasi parang dalawa talaga yung nireview natin. Isang Alpies and may kasama pa pala siyang Alpaca Finance. So, yun, hanggang dito na lang tayo. Thank you po. Thank you sa panonood. And don't forget to like and subscribe para updated na din po kayo sa ating ibang YouTube video. So, yun lang po. See ya.